Yung inyo pong anak, sinasaktan po ng kanyang live-in partner. Opo, idol. Ano po usually ang pinag-aawayan nila? Silos po, idol. Kasi ang trabaho ng anak ko sa Save More, kung may kausap daw siya, lalo pag client, nagagalit talaga. Sabi niya, mama, magkuha kayo ng backup na pulis. Kasi nung pulis, hindi talaga siya pumapayag na makuha namin. Ma'am, kayang-kaya ma'am, nakapikit. Makukuha natin yung anak nyo. Kaya naman siya, hihingi po kami ng tulong na para kayo po at kasama yung mga barangay, i-rescue po ito. Sige po sir, i-rescue po natin. Sige po. Araw po, Colonel. Ngayon po, nandito po kami para po sana humingi ng assistance sa inyo para po ma-rescue po. Ito pong isang babae po na binubugbog po ng kanyang live-in partner po na isang pulis. Paano po ba ang ating magiging sistema, Colonel? Andito naman itong aking operation officer kasama ng ating women's na protection desk. Sasama sila doon sa pag-rescue. Mag-briefing lang kami saglit. Alamin din namin yung sitwasyon ng babae para magkaroon kami ng appropriate na action doon sa pag-rescue. If ever po ba na mapatunayan talaga na itong police officer ay may kasong pambubugbog dito sa kanyang live-in partner, maaari po ba natin siyang makasuhan? Yes, kung mapatunayan natin nagkasala siya, lalo na pambubugbog sa kanyang live-in partner, yung mga action na yan na dapat talaga makasuhan. Is there a possibility po na masibak siya sa ganung gawain niya? O, depende po sa magagather natin na ebidensya. Pamakinin lalaki. Kasama yung babae? Andito sabi, ba yung babae? Babae, andyan daw po. Pwede ba nang ba? Kayo po nandito kahapon, nasaksihan niyo po ba yung pangyayari? Ano po ba ang nangyaring kaguluhan dito kahapon? Ba't hindi nakarating sa barangay? Bakit hindi po na-report yung incident po sa amin? Saan po umabot yung pagsasakitan po ng dalawa? Po sa paglilinis ng bahay, saka sa bata, sa mga anak ng pamangkin ko. Gusto po uwiin sa magulang. Yung sinabing pananakit, be honest po, ano yung talagang pananakit na ginawa? Wala naman po. Iyayakap lang po lang pong pamangkin ko. Kasi po ang tumawag po is yung nanay nung babae. Yeah, para respondihan po. And sa amin pong part, since kung kahapon ito nangyari, hindi po nakarating kasi sa amin yung sinasabing report na ito, no? So hanggat maaari gusto namin sana silang makuha, gusto namin makuha lalo yung victim at malaman ko ano yung totoong pangyayari na sinasabing pananakit. Kasi po it's our job po na aksyonan po ito agad-agad kasi bawsi case po ito. Hindi ko alam mo sa nagpunta yung dalawa eh. Kung darating siya and willing po siyang ireklamo yung kanyang kinakasama, nais po namin talaga siyang makausap. Kasi po, para po malinawan po itong pangyayari na ito. Kasi po, nag-worry din yung nanay. Hello po, magandang umaga po ma'am. Hello po. Andito po kami ngayon sa location para po respondihan po itong inyong anak. Ano? Pero ang kausap po namin ngayon, yung tsuhin po mismo nung lalaki. At sinasabi na umalis daw po itong dalawa kanina, papunta daw po ng Quezon City Station. Hindi ko po alam ma'am, kasi hindi ko na makontakt yung anak ko eh. Sir, saan po talaga sila pumunta sir? Sabi Quezon City raw eh, papasok kasi yung pamangkin ko eh. Malapit sa may Quezon kami station po. Kasama po yung babae. Okay, siguro tawagan natin yung station for pagdating natin ng barangay para ma-verify natin kung nandun yung dalawang ano. O sige po. Thank you sir. Thank you po sa info po. Sir, meron na kami be-verify ng mga tao na case namin dito na sinasabing pumunta po dyan. Siya po ay si PO2 Jason Almonte. Siya po ba'y nakadesignate po dyan? Ayon po sa tsuhin ni PO2 Jason Almonte, sila daw po'y umalis kaninang umaga papunta po dyan. Kasama ang kanyang partner na si Dina Lynn Cortaga. Dyan daw po sa station nyo po dyan sa Quezon City, dyan po sa Station 2.
Okay, ayon kay Police Sergeant Montaño, sa ngayon, hindi po nagre-report pa sa kanila si PO2 Jason Almonte. Siya po ay nasa post sa labas ng station nila. So, i-verify po ngayon kung nag-report siya at kung may ganitong case nga po na pinasok under this officer. Hello, Ma'am Dinalyn. Hello po. Nasaan hello po kayo po ngayon? Sa may headquarters po. Kung headquarters yung sinasabi mo, dito yan sa may Masambong, sa Station 2. Opo, yun po. Sa may canteen po. Canteen? Okay. Puntahan kita sa canteen ha. Titingnan ko kung nandoon ka. Si Ma'am Dinalyn. Okay. Sino kasama mong pumunta dito? Ako lang po. Paano po kayo napunta dito sa police station po kung saan nakadestino yung ex-live-in partner nyo po na si Sir Almonte? Dinala po ako, ma'am, ng hepe nila para po makapag-fill up na rin po ng katulad po nito yung sinusulatan ko. Tapos, inan na rin po nila ako. Dito na lang po nila ako binitbit para daw po makausap nga din daw po kayo. Kasi dito daw po kayo dumediretso, pupunta daw po kayo dito. Ganito kasi kanina po ay galing kami doon sa nagkaisang nayon kung saan ka nakatira. Kasama ko po yung mga police officers and then yung Fauci ng barangay. So pagdating namin doon, wala po kayo. So ano po ba ang nangyari kung bakit bigla na lang po kayong umalis doon sa tinitirahan nyo? Sobra pong taranta niya, ma'am. Dinala niya po ako sa may sa tiyahin niya po. Kasi natatakot nga daw po siya na baka hulihin daw po siya sa harapan ng mga anak niya. Kaya po, sumamano na lang din po ako. Tapos kinuha niya po yung cellphone ko para lang hindi po ninyo ako makontak. Ganun pong ginawa niya. Kasi nung time na tinatawagan ka namin kahapon ni Sir Rafi, hindi ka rin sumasagot. Ano ba yung nangyari po sa inyo noon? Yung cellphone ko po, ma'am, hawak po niya. Maghalos siya po ang humawak simula nung nalaman niya na kumontak ako sa inyo. Kaya hindi ko po masagot. Hindi rin po ako makausap ng maayos. Gawa nga po ng nasa tabi ko lang din po siya. Kasi hindi niya po alam na kumontak po ako sa inyo. Kumbaga ba dati pa ba niya ginagawa yung pangunguha siya yun ng cellphone o ngayon na lang? Tuwing mag-aaway po kami, ganun po ang inan niya. Kaso nahalata niya po kasi kahapon na may tawag ng tawag daw po sa akin. Hindi ngayon sinabi ko na po sa kanya na nagreklamo ko yan. Doon na po siya nataranta, kinuha niya po yung cellphone ko. Ano nakatagal yung relasyon yung dalawa? Mag-8 years po. Sa 8 years na yun, paano ba tumakbo yung relasyon yung pareha? Yun, napakaseloso, sobrang seloso. Minsan po mapaginala, pero may time naman po siya na okay. Kaso lang, mas lumalamang po yung away po namin. Mas pinili ko na lang na ayusin, maniwala na magbabago siya. Eh kaso yun nangyayari po paulit-ulit. Kaya po, ito, medyo napuno na po ako na gusto ko na po ireklamo talaga. Ma'am, kasi po sinumbong po ng inyong nanay na kayo daw po ay binubugbog nito ni PO2 Almonte. Iyon po ba ay totoo? Opo, nasasaktan niya po ako. Yun po, minsan po sinasambunutan niya ako. Tapos, yun nga po yung last po na sinakal niya ako nung ito na nung last. Ano yung pinakagrabe po na ginawa sa inyo ni Police Corporal Almonte? Madalas niya po kasi ako inaano sa ulo, yung mga ganun. Yung mga ganun pong inaano niya. Bakit ngayon ka lang nagkaroon talaga ng lakas ng loob na lumapit sa amin, sa mga pulisya, para ireklamo itong kinakasama mo? Inaawa na po ako sa sarili ko, lalo na po sa anak ko. Yun po yung ano ko, lagi ko iniisip yung anak ko po. Yun po. Nasaan po ba ang anak? Gusto ko na po kasi talaga makawala sa kanya. Yun lang po, gusto ko. Hindi ko naman po angat na ano, makulong siya o ano. Gusto ko lang, kasi ayoko rin naman sirahin yung buhay niya. Yun lang po yung angat ko. Magkaroon kami ng settlement na ganyan, hindi niya na ako guguluin kasi hindi na po ako masaya sa ginagawa niya. So kumbaga po, dati po ay balak niyo na rin po talagang makipaghiwalay? Na po, maraming beses na po siya lang po may ayaw. Dumarating po kami sa punto na magkakabalikan kami. Kasi gawa po ng ginugulo niya ako sa trabaho ko. Trabaho ko lang po bumubuhay sa anak ko. Kaya po nanawa na rin ako. No choice po ako, talagang babalik at babalik ako sa kanya. Abali, yung anak niyo po na yon ay kay PO2 Almonte ba?
Hindi po. Anak ko po sa una yun. Balik kami po, wala po kaming anak. Nasaan po yung bata? Nasa nanay ko po. Hindi, paano po yun? Naghahanap din ng kalinga yung anak mo? Opo, pero ano po, lagi po ako nagpaparamdam naman din sa kanya. Lagi ko siya kinakausap. Kasi nga po, katulad ngayon, ayoko naman din siya dahil kasakasama ko. Gawa nga po ng medyo delikado rin po dahil nga nagtatrabaho ko, exposed po ako. Mas okay na po yung safe po siya sa magulang ko. Na walang nakakalabas sa kanila, kundi yan lang, nakakulong po sila sa bahay. Yung regarding kasi doon sa mama mo, ang sabi niya sa akin, hindi ka raw pinapauwi doon sa San Jose del Monte, Bulacan. So bakit ba ganun yung... Pag nagtatalo lang po kami, kasi nga iniisip niya baka daw po hindi na ako bumalik. Yun po lagi niya kinakatakot, yung hindi na daw po ako bumalik. Layasan ko daw po siya. Ikaw ba ay mahal mo pa po itong si Sir Almonte? Hindi ko na rin po alam eh. Kasi sa dami po ng katulad ngayon, ngayon po na wala naman siyang dahilan na para saktan ako. Ano, hindi ko po alam sa kanya, laging ganun na lang yung routine ng utak niya. Sa tingin mo ba, obsessed na siya sa'yo? Yun po yung tingin ko kasi ayaw na ayaw niya akong mawala po yung ano ko. Kaya, po ba? Kaya nga po naaawa rin ako sa kanya na hindi ko po kayang na makulong din siya. Hindi ko kaya na ano kasi nagagawa lang naman po niya yan dahil sa pagmamahal niya. Yun lang po, hindi ko po kaya na mawala yung pinaghirapan niya. Sa ngayon po na nandito ka na sa police station and nasa custody ka na rin nila, ikaw po ba ay willing na sumama sa amin para dalhin ka namin doon sa nanay mo? Opo ma'am, opo ma'am. Yun lang po talaga gusto kong makauwi rin. Regarding naman doon sa protection, i-work out natin yun. Kung gusto mo magkaroon kayo ng formal settlement ni Sir Almonte, i-coordinate natin kay COP para kahit papaano magkaroon kayo ng usapan, formal na hiwalayan. Ma'am, yun lang po gusto ko. If ever na dumating sa punto na guguluhin ka na naman niya. Yun po, doon po ako talagang magpupursige na kasuhan na siya. Pagka ganun na hindi po niya tinutupad yung pinagkasunduan namin. So, fill upan mo muna yung blatter form and then we will proceed na doon sa bahay niyo. Sige po. Saan po kayo ngayon dediretso after po noon? Sa pamilya ko po, sa may San Jose, Bulacan. Ano pong desisyon nyo sa inyong dalawa mag-partner? Hingi lang po ako ng protection order, yes, ma'am. Ngayon po, pag-uwi nyo sa San Jose del Monte, ay advice po na dumiretso po kayo dun sa barangay na nakakasakop po sa inyo para makarequest po kayo ng barangay protection order laban po kay PO2 Almonte. No, that is only for 15 days protection po, ma'am, na any means of communication bawal. And then afterwards, if continues po yung panggugulo, for example, may panggugulo pa rin po nangyayari at hindi kayo pinatatahimik pa rin, pwede nyo po yun na i-upgrade from barangay protection order to temporary protection order. That in 30 days natin na protection from the city hall po, dadalhin niyo lang yung copy niyo ng BPO po ninyo. Yung trabaho ko po dito po sa Novaliches. Okay lang po yun, ma'am. Pag nakapag-provide po kayo, kailangan po kasi kung ngayon po sana pag-uwi ninyo na ma-assist po kayo dun sa barangay, and then ang mangyari po doon, si barangay po magre-request po kayo ng barangay protection order, dala nyo po yun palagi. At yun naman pong barangay protection order natin, i-centralize naman po yun. In any part po yun ng Philippines. Basta may hawak ka po nun, hindi kanya pwedeng lapitan in any places. Alam niya po yun kasi ano po siya eh. Police po siya, alam niya po yung protocol doon. So that is your protection po. Kung sa tingin nyo po na kinakailangan nyo extend yun, after the 15 days po, diretso kayo sa City Hall po, and then i-reapply nyo siya for temporary protection order po. Kahit po sa trabaho ko, ma'am, yes, pwede yes. Ang barangay protection order po, in any place po yan, ma'am. May perimeter yan. Kahit nga wala siyang ginawa siya, for example, feeling mo ini-stock ka niya, nasa malayo siya, although nandun siya sa kabilang kalye, andito ka, you can call the police right away po. Ano po yan? Warrantless arrest po yan. Yan pagpaglabag po sa barangay protection order natin, and even sa temporary protection order. So, violation na sumunod doon, failure to follow yung BPO natin, maaari po siya dampotin right there and then po. Kahit sinong station po na nakakasakop, doon sa lugar kung saan mo siya nakita at kung saan mo na saan siya pumunta sa'yo o na-stock ka niya, pwede po kayo kagad magpa-assist sa police station na nakakasakop po doon sa area kung nasaan kayo naroon. Ito po yung mga things na nadala namin. Paki-check po ninyo kung yan po ba lahat or may kulang. Yan lang po yung napalabi.
PSO po natin. I-check mo muna ate. Hindi, nandito naman po. Ang ngayon po, ang gusto pong mangyari sana ni Ma'am Dinalyn is magkaroon po sila ng settlement o pag-uusap dito sa barangay regarding po doon sa kanilang formal na hiwalayan. So ano po ba ang magiging proseso natin? Kung pagbabasahan natin is yung kung batas talaga ng Bawsi, there's no such thing as settlement under sa barangay. Ano? And since napag-alaman po natin na wala, di naman sila kasal at walang anak na pinag-uusapan, usually ang settlement na ginagawa natin prior to this kind of situation, pag may anak, and then si victim is ayaw magdemanda. So we have to consider the right of the children dun sa sinasabi nating obligation. Dun po nagkakaroon ng settlement through barangay level. But since wala naman po silang anak at hindi naman po sila kasal, she can decide to leave na lang po yung lalaki, hindi na po kailangan magharap para po doon. And since may blatter na po, and I think yung respondent naman po is already aware doon po sa gustong mangyari ng kanyang partner. So basically po, yung hinahawakan niyang, yung mahahawakan niyang BPO, yung Barangay Protection Order, will be, yun na po yung magiging basyan para hindi na po siya mapuntahan o magulo pa nung kanyang partner po na iyon. Again po, maraming salamat po for helping us. Magandang gabi po. Ngayon po, nandito po kami para po sana humingi ng tulong sa inyo sa pag-iisyo po ng Barangay Protection Order for Ms. Dinalyn. Pumunta na po kami doon sa nagkaisang nayon, under-rescue po namin siya, and then nag-issue rin po sila ng referral po for BPO po. So ano po ba ating maging proseso para po makuha niya po ang BPO? Mag-request lang po, gumawa ng request, i-address po sa punong barangay, sa akin po. At i-state lang po doon kung ano po yung dahilan at immediately naman bibigyan po natin yun. Dahil ang BPO, hindi pwedeng tumagal ng 24 hours. Dapat maibigay agad yun. Especially sa ganitong cases po. Within this day, mabibigay po agad namin. Gawa lang po kahit handwritten na request. Pakiramdam na kita. Masaya po. Gano'n na po ba kayo katagal na hindi nagkita? Every week naman din siya pumupunta sa amin. Kasi sobrang pag-alala lang po niya kasi nga hindi na po ako nagparamdam simula po nung nasaktan nga po ako. Ikaw po, panatag ka na po na safe pong nakarating dito si Ma'am. Simula kagabi pala kami lang kami tulog dahil sa kaisip sa kanya kung ano, dahil hindi na nga siya nag-reply. So ngayon na po, thank you po sa inyo kasi nandito na siya. Okay na po yung pakiramdam niyo? Opo, ma'am. Okay na po. Ano na po bang plano niyo ngayon? Ayusin po yung ano ko, na makapagsimula ulit. Kasama po yung anak ko tsaka pamilya ko. Rapid tool po, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatag, san man ang iyong tungtungan. Dahil merong rapid tool po ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhay. Ito po yung anak niya po. Hi! Miss mo ba si Ma? Opo. Love mo siya? Po. Ano pakiramdam mo? Nakita mo yung uniko iho mo? Masaya po ako kasi mas makakasama ko po siya. Ngayon po, kasama niyo na po si Ma'am Dinalyn dito ngayon sa bahay.
magaan na po yung pakiramdam niya, hindi na po kayo mag-iisip. Okay na po ako. Medyo siguro makakatulog na ako ngayon kasi kagabi pa talaga kami nakatulog sa kaisip sa kanya eh. Ito lang ma-assure namin sa iyo, ma'am. Hinding-hindi ka na muling guguluhin ni Sir Almonte. Yan po ang lagi niyong tandaan. May barangay protection order na, nakinausap na siya ng kanyang hepe. Ma'am, ano na lang po yung gusto niyong sabihin sa inyong nanay kasi siya ang naglakas loob na makipag-usap kay Sir Rafi Tulfo para ilapit yung concern. Maraming salamat, ma, kasi sa pagmalasakit, sa pagtulong, maraming salamat. Malamal ko kayo. Idol Rafi, maraming pong salamat sa lahat na tulungan niyo po ako sa problema ko. Salamat po ng marami. Sana po mas umano pa po na maraming matulungan kayo. Salamat po. Sir Rafi, maraming salamat po. Natulungan niyo yung anak ko, na-rescue niyo po. Maraming salamat po. Sir Rafi, maraming pong salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Bye-bye po. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhay, mga taong na binuhay ang pag-asa, na naglaho ng mga taong sumuko na sa buhay, ibinangon niya. Idol, napaka